So eto na nga po mga idol, mga Sir Gilas, update po muli tayo at kay Justin Brawley. Pero bago po tayo magsimula, hihiling lamang po ako ng isang like bilang suporta po sa ating YouTube channel. So ngayong araw po ng Huwebes, October 19, 2023, ito po yung araw na hinihintay natin sa resulta po ng sample B-test sa anti-doping test si Justin Brawley, at sana nga po yung magnegatibo. So ayon po sa ating nalaman, malaki ang tsansa at may posibilidad na magpositibo po ulit itong si Justin Brawley sa kanyang sample B-test. Bakit kamo? Ayon na rin po kay Al Francis Chua, no, sinabi po niya na yung ginamit po dito po sa sample B ay same urine din na ginamit doon sa unang test ni Justin Brawley. So malamang sa malamang ay magpo-positibo po ito. Bakit po ganoon na naging desisyon po ng SBP or Al Francis Chua dito nga po kay Justin Brawley? Hindi na po nila kinontest pa for sample B kasi baka mas lumaki pa po yung maging sanction. O kung sakali mang magpositibo ulit sa sample B si Justin Brawley, doon nga po sa bagong urine test na gagamitin ay posibleng mas tumaas pa o mas lumaki pa yung maging suspension ni Justin Brawley. Kung matatandaan po ninyo, yung recently na nagkaroon po ng suspension, no, for using carboxy THC, 3 months lang ang tinagal according na rin po sa PIBA. So ang hinihiling po natin dito at gusto po natin mangyari ay mababaan po yung suspension ni Justin Brawley, kasi ang sinasabi nila 2 to 3 years ang posibleng maging suspension ni Justin Brawley in case maging positibo ulit dito nga po sa sample B test, sa anti-doping test si Justin Brawley. So ang ini-aim natin dito, mapababa yung suspension ni Justin Brawley from 1 to 3 months, which is posible naman po. Kasi kapag ka nagpositibo po ulit ito si Justin Brawley, ngayong araw nga po, no, lalabas yung resulta October 19 sa anti-doping test, ay pwede po yung i-apila sa CAS, which is doon po si yung CAS na ang gagawa ng paraan para mapatunayan na ginamit na sa substance si Justin Brawley doon nga po sa kanyang medication ay may content po ng cannabis, no, kaya nagkaroon siya ng positibong resulta doon nga po sa kanyang urine test. So ang sinasabi natin dito, kahit po tumatakbo yung kaso, yung mga test ni Justin Brawley, nandun pa rin si JB sa lineup nga po ng Barangay Ginebra, no, at marami din nagsasabi kumpiyansa ang SBP at ang POC si Al Francis Chua na mabababaan po yung suspension ni Justin Brawley from 1 to 3 months and hopefully pinakamababa isang buwan na nga lang po, no. Kaya nga kung yung sinasabi po natin na posibleng pumalit na import or naturalized player kay Justin Brawley ay naka-standby pa nga po, which is si Andrew Nicholson po, na dati nilang matindi o mortal na kaaway ng mga taga Barangay Ginebra, which is alam naman natin magaling din talaga ito both offense and defense. Pero ngayon siyempre alam naman natin si Justin Brawley nakapagbigay ng karangalan sa bansang Pilipinas, so dapat na ilaban natin ito at hindi na lang basta-basta pumayag sa magiging desisyon nga po doon sa lalabas nga po na resulta ni Justin Brawley, no, ng ITA. So marami tayong dapat abangan yung mga kaganapan, no, yung mga latest update, and please huwag na pong kakalimutan mag like and subscribe para updated kayo sa ating mga daily Gilas update, and please don't forget to like and subscribe. Maraming salamat po sa inyong lahat.